si Mr. Benjo Basas. May kaugnayan po dito. Homework at pagtuturo ng Mandarin. Ano kaya ang magiging panahon na ginong Basas? Ano po ang reaction nyo dito? Kapag ito po sinasabi magbabawal na sa mandatory na pagbibigay ng homework sa mga estudyante, elementary at junior high school tuwing weekends. Diba parang matagal na ho itong pinatutupad, Mr. Basas? Maiba ho tayo ng konti, ginong Basas. Meron hong panukala naman ito pong si Congressman Libanan. May kaugnayan po sa pagtuturo naman, pag-i-include ng Mandarin language sa school levels para po ma-boost daw po yung competitiveness ng mga Filipino workers overseas. Importante ho ito. Anong reaction nyo dito? Well, kung ang target po natin Filipino workers, Mr. Benjo Basas, may kaugnayan po dito homework at pagtuturo ng Mandarin. Ano kaya ang magiging reaction dito ng ating mga alang ito? Magandang umaga po sa inyo, ginoong Benjo Basas. Live na po tayo sa morning. Yes, Sir John and Sir D, magandang umaga po. Good morning po sa lahat ng naikinig po sa naman. Salamat po sa inyong panahon na ginoong Basas. Ano po ang reaction nyo dito? Kapag ito po sinasabi magbabawal na sa mandatory na pagbibigay ng homework sa mga estudyante, elementary at junior high school tuwing weekends. Diba parang matagal na ho itong pinatutupad, Mr. Basas? Ayun sir, in fact as early as 2010 po meron na pong utos yung Department of Education ano, tama, na huwag na magbigay ng assignment during weekends. No? So, opo. Ngayon naman ito gustong gawin po ng ating ilang mambabatas isa batas talaga ito. Iyon. At so maganda ho ito, welcome development po ito kapag ito ay tuloy-tuloy na naipatapad sa bisa ho ng isang batas kapag ito ay naipasa na. Honestly po, hindi namin alam no bakit kailangan pang idaan ano ito sa legislatura no. Kasi yung operation naman po ng eskwelahan ano pwede naman pong sa function ng deped no. Siguro gusto lang matiyak ng mga mambabatas natin. Talagang maipatupad ito no at kasi siyempre pag sa bisa lang ng isang deped order o memorandum ay pwede talagang babago anytime no, depende sa gusto ng secretary no. Pero para sa amin nga po, no, actually sabi na rin naman kami dito no mula nung na-raise itong issue na to nung 2010 na po, no. Hindi naman talaga naman po yung pagbibigay ng assignment para naman pahirapan po yung mga bata, no. At hindi naman para torture no, kasi doon po sa basis no, doon sa mga explanatory notes po no nung ilang mga panukala ang basis pa nila ng mga pag-aaral mga galing sa South Africa, galing sa PISA no, so OECD countries mga ganun po no. So in fact no Sir John, Sir Dick no nung kung nakaraang kongreso no meron pang isang mambabatas no na naglagay pa no nung penal provision no na maaaring magmulta o makulong yung teacher no. Wow. na magbibigay ng assignment during weekends. No? So, tingin po namin na okay lang naman ito siguro no to guide our Department of Education ano po. Pero yun nga po no kasi tinuturing naman natin yung assignment din na reinforcement ano po na pwede naman po yung parang sort of review, no? So, ganun lang naman po. At kami naman, unawaan naman po namin at kung saan naman ito yung matutupad, no? Matutuloy, no? Kailangan lang din po talaga, no? Ng maayos, no? Na
implementing rules no, from the Department of Education po. Apa. Pero ang sa akin lang tanden day but yung basas dito sa nauna nang ipinatutupad na hakbang na ito. Nakakuha na po ba kayo ng magandang datos na nakatulong talaga ito sa mga estudyante at mga guro para ika ngay pagdating ng weekend eh mas maging produktibo sila at maiwasan yung tinatawag na anxiety? Siguro po sa ngayon eh wala pa tayong siguro impact, baka hindi ko lang alam, pero as para sa inyo po, wala pa po naman tayong kumaga academic no, na pag-aaral po dyan o review higil sa effectivity po, no, effectiveness nito pong program or nitong policy po. No, tama po yung tanong, no? Dapat makita natin yan kasi yun yung intention ng batas eh, no? Ang intention ng batas ay, o nung policy, no, nung deped memorandum ay talagang hindi po magkaroon ng mga ganyan, anxiety, no, parang hindi mahirapan yung mga bata, and even our teachers, no. So, we have to have at least a study po, no, regarding that. Ako lang, tandem day, mga katandem at ginoong basas, eh, medyo nagulubihanan lang ako dito, ah. Yung sandulong sinasabi ni nakasama dun sa batas na bakit? Dapat voluntaryo lamang ang kanilang paggawa ng asignatura. Teka muna, di ba parang hindi ba parang ang dating nito yung mas lalong natuturo ang maging tamad, ha? Huwag kayong magalit sa akin, ha? Mm-hmm. Nagtatanong lamang po ako bilang isang magulang at bilang dating isang estudyante rin. Yeah. Kasi, di ba ang dikta ng pagbibigay ng asignatura ay dapat nasa mga guro at hindi dapat binibigay sa kagustuhan ng mga estudyante? Bilang disiplina rin yun, eh. Ano sa palagay mo, ginawang basas? Actually, yun po yung isa rin ano, sa aming batayan ng mga nakalipas, no, ba't kami nag-raise ng concern dito, no? Mm-hmm. Kasi kung magbibigay tayo ng assignment at yung gawin nating voluntary, wag na lang. Correct. Diba? Parang ganun po, no? Kasi yeah, syempre, yung bata, alam nyo, tama yung sinasabi ninyo, no? Dahil kapag ka nagbigay kayo ng assignment, no, kinabukasan or after na pag nakita na kayo ng estudyante, no, eh hahanapin niyo yung assignment niya. Mm-hmm. No, tapos sasabihin ng bata, eh, ayoko po gumawa eh. Wala, so that's my option. Diba? Tapos ka agad. No? So, parang nawawala naman yung autoridad mo doon no, bilang teacher. At then yung discipline po. Hindi naman masama itong uri ng disiplina po na ito. Tama. Hindi mo naman pinapalo eh, di ba? Pero, pag ito nung, ano, nung iyong perhaps, no, academic requirement, di ba? Parang, lahat naman nag-aaral eh, no? May assignment eh, may homework, no? Mm-hmm. Kailangan po talaga rin naman po yan. Yeah. Maiba po tayo ng konti ginong basas. Meron hong panukala naman ito pong si Congressman Libanan. May kaugnayan po sa pagtuturo naman, pag-i-include ng Mandarin language sa school levels para po ma-boost daw po yung competitiveness ng mga Filipino workers overseas. Importante ho ito. Anong reaction nyo dito? Well, kung ang target po natin eh, Filipino workers, eh, di na, yung mag-a-apply na sa Taiwan, China siguro, no? Interesado lang. Pero para, well, to include that no, in our curriculum, parang kalabisan naman po yun, ano po? Kasi, alam nyo, meron naman tayong foreign language program ngayon, ano, sa deped no, sa iba't ibang antas, sa iba't ibang level, no? Well, depende, no? Doon sa nakikita po nung Department of Education, ano, na pangangailangan, ano, so doon sa mga areas, at doon din sa mga languages, no? Mm-hmm. Right now, meron niya tayong mga iba't ibang lingwahe, no? May Korean, opo, meron tayong Spanish, no? Mga ganyan po. Iba pa na mga languages, no? Mm-hmm. Ang tawag natin dyan, special program on foreign languages, po, no? Mm-hmm. Siguro sa ganun lang, wag naman na po include, no? So, sobra naman na yun. Baka naman, pagmukha na tayong ano niyan, ano, Philippine province, di ba? yun nga. Republic of People's Republic of China, di ba? Medyo mahirap po yan. Saka di ba parang in contrast naman ito, di ba? Dito gusto, dapat voluntary ang pag-assignment. Tapos ito naman, sisiksikan mo ng panibagong lengguaheng dayuhan. Anyway, maraming salamat, ginoong Benjo Basa, sa iyong oras. Ha? And hopefully, sa mga susunod na pagkakataon, eh, magkaroon pa tayo ng huntahang mas mahaba-haba. Yes, Sir Dave, but Sir John, maraming salamat din po. Nakarating ko lang sa school ngayon. Nakamotor ako kanina. Opo. Okay, good morning, sir. Ingat. Okay po. Okay.
Inyo pong napakinggan si Ginoong Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.